nakaraang linggo, itinanghalang Pinoy Fashionista, isang benefit fashion show na nilahukan ng iba't ibang Pinoy designers na nasa Saudi Arabia bilang paggurita sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang project namin is tumulong sa mga OFW yung nasa embassy. Then ngayon, hanggang sa pumangalawa na itong Pinoy Fashionista, yan ang project namin. Yung sa OFW na mga na-stranded, yung mga naminamaltrato ng mga hap. Channel, eh please don't forget to subscribe my channel, Marian Amor Vlog, and don't forget to hit that notification bell button para updated kayo sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. And for today's video guys, ay walang iba kundi interviewin natin ang aking idol. He is the Multiple Fashion Designer Awardee, Advocate of Good Cause and Governance in OFW, Middle East Best and Asia's Finest Fashion Designer Couturier. Let me welcome the humble and the most noble Mr. Amir Alcoriza. And hello mama. Ayan, maraming salamat naman mama at na paunlakan mo ang aking paghirit sa iyo na i-interview ka ng one-on-one kasi syempre everybody knows lalo na dito sa Saudi Arabia na talagang when it comes to fashion, top of the line talaga si mama. Kaya nga talagang idol talaga kita. At sa mga ano kasi, hindi nyo na itatanong guys, talagang gusto ko talaga magawa ni mama. Kasi grabe, talagang napaka-world class. Sobrang iba talaga. Yung parang magnificent talaga yung mga ginagawa. So, ready ka na ba sa interview natin, mama? Ayan, syempre, no? Parang ako kinakaba dito sa interview natin. Kasi from the world's famous ba naman, Amir Alcoriza, top of the line fashion designer. O, eto na, mama. Syempre, no? Syempre, mag-start tayo sa humble beginnings. Who was Amir Alcoriza before bago ka na pumasok at maging isang successful na fashion designer and couturier? Nung bata pa, pangarap ko na talaga yung maging designer. Dahil sa kinamulata ko na si Tito Ernie Aranja, siya ang mentor ko. Dating designer ni Imelda Marcos. At ngayon, nasubaybayan ko siya. Kaya lang, na-obsess ako that was high school pa lang ako. Bigla na siyang nabawi ang buhay. Oh. I think at the age of 15. So, syempre mataba kasi siya eh. Kaya ngayon, sabi ko, di ako susuko hanggang sa makamtam ko to. Tapos nakita ko na naman kung paano siya gumalaw ang kamay, gumalaw ang isip niya bilang isang designer. Yeah. So, naging well-equipped ka naman. Oo, yan ang naging ano ko, yan ang pinakatanda ko. Gusto kong maging isang sikat na couturier. Ah, talagang bata pa lang. Pangarap ko na talaga yun. Kasi wala namang taong hindi nangarap. Kaya lang, kapag nangangarap tayo, talagang dapat natin tutupan niya. Lubusin na din ang pati, no? So, tumanas ka ba, mama, no, yung sinasabi nila na paghihirap muna sa mundo ng fashion designing. Yan ang talagang ano, nagmula ako sobra ang hirap ng buhay namin. Nahirap ang buhay namin. Pero,
ang tinatama ko sa sarili ko, kinaya ng iba, bakit hindi kakayanin niya. Kakayanin ko yan. May fierce personality ka na pala talaga dati, mama, na fighting kasi situation. Kasi ang mother ko at ako, kaming dalawa lang kumakalo, malilit yung mga kapatid. Panganay ka ba, mama? No, second na ako. Ah, second. Panganay. Okay. Yeah. Nagpursige ka talaga, mama. Talaga, oo, oh, nagpursige ako para matuto lahat. Tapos yun na yung nakapag-ano ka na ng mga trabaho sa mundo ng fashion. After ko mag-high school kasi nag-ano na ako eh, talaga yun ang pangarap ko. Nag-focus na. Tapos na nag-start ako mag-aral ng dressmaking. Actually, hindi ka matututo sa school. It's the best mag-aral ka. Experience. Talagang experience kasi hindi ko turo sa school niya. Oo, bibigyan ka lang ng idea. Pero never ka matututo sa kanila kasi wala eh. Yung hanggang doon lang ituturo nila, hindi ka mukha niyang talagang yung professional na designer or cutter ang magtuturo sa iyo. Talagang lahat siya malalaman. At saka siguro, kasi gustong-gusto mo din kasi yung ginagawa mo no? Kasi hindi ka magiging designer kung wala sa puso mo ang mag-aaral. Kasi ang bawat buhit ng isang linya ng pagbuhit ng damit nasa puso. Nasa puso talaga pala. Oo, kasi syempre paano kang malaman makagawa ng napakagandang mga ano no, design kasi syempre imagination din yan, kailangan malikot yung imagination mo din eh, no? Okay, mama. So, ito na ang second question. Ayan. What was the most prestigious events on fashion na nasalihan mo na, and who are the most promising people na nakasama mo na in the field of fashion? Actually, ganito yun. Mga politiko, ganyan. Noong nagtatrabaho na ako kay Mr. Bobby Lubinario, yung idol ko, designer siya. Kasi that was way back, way back 80s. Wow. Kasi si Bobby Lubinario, hindi siya yung talagang ano na designer. Okay. Dalawa kaming designer niya. Okay. At kasi dalawa yung shop, isa sa Leasing Commercial Makati, okay, at isa sa Banawin, Quezon City. Mm-hmm. Ngayon, alternate kami ni Noli Vignesa sa showroom. Ngayon, nung nandiyan na ako kay Bobby Lubinario, doon nag-umpisa ang trial sa akin na kasi yung friend, kasama kong designer, si Noli Vignesa, siya naghikayat sa akin, Amir, ang bata ka pa, kaya mong sumatch ng ganyan. Kung sila nakamtat nila yan, kaya mo rin siya. So, mas na-inspire ka talaga, mama? Oo. Tapos ngayon eh, then after that, nung nag-audition ako, kasi supposedly pagkabago ka sumatch ng ganyan, may mga audition kami lahat. Talagang pahirapan talaga. Pahirapan. Parang push the limit ka talaga pala noong time na yun. Yun nga, sa blessing na ibinigay ni God sa akin, napasok ako sa 20 finalists. Wow! Oo. And nga, nandito yung isang kasama ko rin. Dati marami kami nandito ng star designer eh. Uh-oh. So ngayon, dalawa na lang kami, si Mr. Ray Loyola. Siya lang naiwan dito, tsaka ako. Ang hirap talaga yung mga ginagawa ng mga mano. Tapos yun nga, nung nandun na ako sa ano, nakapasok na ako sa ganyan, hindi ko in-expect, kasi tinatanong kami, sino ang favorite mong designer, sino ina-idol mo? Uh-oh. Kasi yun ang mga tanong sa qualification ng mga pinirma namin for. Nailagay ko doon, ang idol ko talaga, Tito Ernie ko, si Ernie Arantia. Tapos in the second, si Ben Parales. Kasi nag-work up kay Ben Parales. At saka nakita mo talaga yung mga gawa nila. Kaya doon ka na. So, ngayon, unexpected na si, ang mag-judge pala ay si Mr. Pitoy Moreno at si Ino Soto. Wow! Talagang, mga talagang world class talaga ng mga sina, fashion designer. Sila mga judges noon, ng mga that time. Diyos ko, kinabahan ka ba noon, mama? Sa akin, mga time na yun. Oo, nandun yung kaba. Nandun ang kaba, pero thrill din. Pero kung talagang gusto mo, gagawin mo, tatanggal mo yung kabay. Kasi, grabe anong fighting dapat naman sa ganyan? Competition dahil
magagaling lahat ng mga designer sa Pilipinas, nakabatch namin. Oo, kasi nga, di ba, talagang yung ibang mga sumasali talaga ng mga contest, ang kinukuha na talaga ng mga fashion designer at mga couturier is from the Philippines kasi ibang gawa. Oo. So, dyan na nag-start. Then, talagang kabago ko. Dahil nung lumalabas sa lahat ng mga models namin, hindi ko akalaan si Pintoy Moreno at si Inosov pala magiging judge dyan. Grabe, no? At saka si, yung taga Bulletin, ilang mga dyan, mga Christina Belen. Grabe. Talagang, lagi ka talagang nasa peak ng iyong career palagi, Mama. Pero naranasan mo rin ba yung sometimes is rejection or feeling down ka at some point? No, hindi ko naman naranasan na ma-reject ako kasi ang ginagawa ko sa sarili ko, talaga inaanti yung... Push the limits ka pala. Oo, yun. Tinatandaan ko na sa sarili ko. Lalaban ako, lalaban. Yun. Kaya siguro nakamtap ko yung panahon ko ngayon. Kaya lagi ka talagang consistent sa mga ginagawa mo and sa career na meron ka hanggang ngayon. For how many decades na, Mama? No? Oo. So, eto na, Mama. What is your main advocacy in life? And why do you love inspiring people, lalo na sa mga kapwa mo OFW, lalo sa Saudi Arabia? Dati kasi, nung ako yung nagsimula akong mag-abroad na sa Bahrain. Nag-start ako na 1987, I was there. Okay. No? That was 34 years ago na, Mama. Oo. Then, tinapos ko yung contract ko hanggang 2 years na. Then, lumipat naman ako na Abu Dhabi at Dubai. Diyan ko na anuhan lahat na kung paano yung isa palang maging isang OFW. Oo, mahirap. Mahirap. Pero, kung syempre, hindi natin may iwasan dito sa Saudi Arabia and sa Middle East, meron pa pataas, meron pa baba. Oo. Kasi, syempre, hindi naman kasi hindi din natin kasi ito comfort zone, ika nga. No? At syang mahilig kasi kung sumali sa mga hindi competition, I don't like a competition. Kasi mas gusto ko yung may mga project. Mga for a cause. Oo, for a cause. Yan, mahilig ako. Kasi nung, kahit sa Pilipinas, mahilig ako tumulong. Ayan. Kaya yan talagang advocacy mo, Mama. Oo, tapos ngayon nung, ayun na, nasa Dubai ka ako, sa Abu Dhabi, may project kami mga designer group ng Dubai at Abu Dhabi. That's not a competition. That's only for a cause. Ang nag-invite sa akin si Ambassador Oblena. Wow. Oh, yan ang na maglabas ako ng collection ko. Ah, kaya pala talaga doon talaga yung parang nag-boom talaga yung ano mo, yung pangalan mo dito sa Middle East because of this na-invite ka sa mga ano mo sa ng ambassador. Talagang bongga talaga. So, ayan, Mama, ito na nga ang question number 4. So, what is your feeling na tinitingala ka ng mga kapwa mo OFW, especially sa larangan ng fashion? Or what does it feel of being called the finest fashion designer and couturier of Asia? Sa akin naman kasi, kahit sino makakilala o makakita sa akin, hindi nila tinitingnan na parang ano eh, na designer kasi ordinary, parang tao lang na makikita nila. Akala mo lang kasi yun, Mama. Akala mo lang yun. Kasi nagugulat nila ako minsan sa pupunta ako sa isang place, makikita ng may mga tao akin. Di ba si yun yung designer na ikaw ba lang ng pinakasikat? Just ngayon ako, nagugulat na lang ako. Siyempre, smile na lang ako. Pero, binabati ko sila. Ayun ang ano ko. Hindi kasi ako yung tipong mataas na tao, yun ang basta gusto ko parang low profile sa kaya siguro in the same way yung ang ginagawa mo is tumutulong ka talaga sa mga kapwa mo, Mama. Yun ang dapat gawin natin lahat kasi sa mga OFW kung pa na to nakikilala nila ako pag may mga events tapos nakikita nila yung mga collection ko lahat nakapost niya sa Facebook, syempre iniisip nila. Siyempre hindi natin alam, di ba? Sa ano, kaya ako naman,
Nagpapasalamat din ako sa mga taong bumahangat sa akin. Oo, oh, as in marami talaga. At isa na ako nga doon. Oh, oh. Ina, pero kasi mamal, ang kinatuwa ko lang din talaga sa'yo, no, nung mga type na hindi, na, siyempre, nakikilala pa lang kita kasi nakikita kita lagi. Uh-oh. Trending ka sa Facebook. Uh-oh. Lalo na pag may mga fashion design, yung may mga modeling dito sa Saudi Arabia. Talagang Amir Alukurisa talaga ang pinaka-the best ang mga gown. Talagang wala talaga makakatalo. As in, tapos siyempre nakakatuwa lang no na sa lahat ng mga napaka magagandang mga gawa mo sa mga model. Siyempre kasi hindi lang akala kasi ng iba is napakahirap mong i-approach kasi siyempre ano eh fashion designer. Oh, yun din ang minsan ang nakapansin ko sa mga tao. Parang iwas sila sa akin. Sabi ko, kaya sa totoo. Parang sinasabi lang, kasi parang tingin namin napakahirap mo napitan. Totoo, mama. Totoo. Basta ako, may lumapit sa akin nangangailangan na ano, lalo't OFW ka, why not? Tumulong lang ako. Yun ang ano ko dyan. Pero kasi syempre, pag nakita kasi yung mga gawa mo, work of art, talagang iba eh, parang pang Miss Universe, pang Pamas, pang Star Serial, yung, ano, kasi, magic ball na mga ginagawa hindi kasi, ako. Supposed to be kasi, yun ko ano yung nakuha kong mga ano idea sa mga naging mentor ko, mo. Like Ernie Aranya, Beth Parales, Lumen David. Oo. So, talagang ano yung mga idea, syempre kami humaharap sa customer sa ano eh, sa kanila. So, syempre, kung ano yung naumpisa ko sa Pilipinas, dinadala ko rin dito. Kaya parang hindi rin ako ano sa kanila na mahirapang ibigay sa tao pa rin gusto nila ganyan. Pero buti mama, no, talagang sobrang humble mo pa rin kahit na biruin mo, we talked before that Mama Amir work in Malacanang. Oh, you work in Malacanang before. Yes, and that was Matustang yun dahil kasi natatrabaho kay Miss Lumen David design house designer ako ni Lumen David. Isa blue. Oh, sa Blue Ladies na Malacañang Palace. So ngayon lahat halos lahat ng customer namin diyan is from military, politics, ganyan, senadora, senador, mga asawa ng general, yan ang ano. Yan, this is the first time that first time kong naka-encounter si Philippine General Air Force natin na si Picture, may sinena Picture. Okay. Yan ang ginawa ko ng gown at saka si formerly ex-First Lady Amelita Ramos. Wow! Yan, nagawa ko yan ng mga gowns. So marami pa, ka na pala talagang nagawa ng mga politiko din mama. Ano? Oo, at saka mga nagiging customer ko like assemblywoman, asawa ng assemblyman. Oh. Yan, sa stop si Miss Lauren Legarda, di ba? Yes, yes. Si ano ito si gobernador ng Mindanao na si Pangandanan. Grabe. Yan yung asawa niyan, ako gumawa ng gown niya pati sa wedding ng kanyang anak. So, grabe mama yung mga achievements mo. Oo, kaya marami na kaya super. Sa akin, para sa akin na yung idea. Siyempre, at my age, as a senior citizen na ako. Pero hindi alata naman, mama. Kasi gusto ko i-share yan sa mga taong dapat bigyan ng idea. Yung mga gusto din talaga yung, na matuturo. Kasi madaling magturo sa mga kamukha natin. Hindi ko sineset aside ang sarili ko. Isa rin ako OFW. Mm-hmm. So, must be, maraming may gusto matuto na parang, na mag-cut, mag-sew, beaders, all everything. So, kaya nga ako, noong that time na nagkaroon ng meeting sa consulate, siguro na tanda mo yun. Oo, yes. Na nag-ano ako na nag-open ka talaga. Nag-open na up ako na sabi ko, gusto ko, kausap ko si Conjen, sabi ko kay Conjen Ed Badawas, na sabi ko, magbabolunteer akong magbilang, magturo ng na dressmaking, fashion designing, and beadwork. Mm-hmm. Yan sinabi ko yan noon. Kaya lang, sa nagka-pandemic naman. Pandemic, yan ang nagka-pandemic naman. Pero syempre,
natin mo pag natapos na itong pandemic. Inshallah. Inshallah. Of course, ipa-vlog natin yan pag nagkaroon, syempre. At i-vlog natin yan ulit, mama. Syempre, mga ganap-ganap. Grabe talaga, mama, no, ang sobrang... Hindi ko ma-imagine yung mga napagdaanan mo ng success stories ng buhay mo. And you really come this far. Pero ang ano lang dyan, the best niyan, kahit na anong pagka-professional mo, huwag ka masyadong maging mataas. Yan ang advice ko kahit kanina. Kasi matuto ka rin bumaba sa kinatatayuan mo. Lumingon sa baba. Importante yun eh. Kasi importante yun. Kasi hindi mo matutuntungan yung dapat mong tuntungan kung ikaw masyado super taas. Dapat marunong kang ibabak sa lupa. Kaya talagang, I don't talaga kita, mama. And of course, mama, so eto na nga, last question. Who are the people na gusto mong pasalamatan as of the moment? And of course, ano pa, ano ang gusto or aabangan namin? Ayan, bongga, aabangan namin sa mga future na gagawin pa ni the great Mr. Amir Alpulis. Ang akin, unang mong pinasasalamatan ko ang itaas. Of course. Pangalawa, ang nanay ko, tatay ko, kung hindi ako higing tao, hindi ko mararating ang isang Amir Alforiza, pwede sa mga magulang ko. Then, pangalawa, ang aking idol, na Tito Ernie, siya ang mentor ko. Yung mga mentors mo. Ang mga, like, Ben Parales, Lumen David, Bobby De Binario, Rusty Lopez, at kay Mama Rene. Grabe, no? Pati si Mama Rene sa alo. Oh my God! Parang napaka hindi ka prominenteng tao pag hindi mo nakilala yung mga nakasama yun pa ngayon. Oo. Kaya feeling prominent na rin ako. Sorry naman guys, Melingera lang ang lola. Kaya ako, super pasasalamat sa mga tao. At lalong-lalo na sa mga naniniwala sa akin. Oh, of course naman. Kasi syempre, hindi naman tayo mapupunta sa saan na tayo ngayon kung wala talagang sumuporta din sa atin talaga, mama. Thank you very much, mama. So, any words from your fans or sa mga aabangan pa nila sa'yo sa mundo ng fashion? Of course, dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Magka, pag-uusapan po namin, pero meron po ako pinaplanong isang benefit show. Ay, bongga yan, mama. Benefit show for the OFW, mga distress. Kasi hindi po tayo pwede magpakain sa consulate. Lalo pandemic pa, bawal. So, meron kaming binubuo na fashion show with the concert. Yan, hindi pa lang namin na ano ako kailan yan. Then after that, yung mga planong mga dapat, gusto ko rin po magturo ng dressmaking. At itutuloy ko to kasi kaya nga lang may pandemic, tuloy po yung pagtuturo ko bilang isang sa mga gusto matutong mag-tabas, gusto mo maging mentor, designer, ganyan, tuturuan ko. Kasi katulad namin mga fashion designer, isinishare ang talent. Dahil pangalawa, ang talent na yan, hindi kayang bayaran ng pera. Totoo. Hindi, kasi kamukha namin, marami na kaming pinagdaanan ng designer. No? Lahat ng paghihirap ginawa namin yan para matuntungan namin yan. Ngayon, ang ma-advise ko sa mga gusto mag-aral, kasi hindi naman to biro yung maging isang designer. Hindi biro. Dahil yan, magsusunog ka ng kilay bago makuha ang perfectong maging designer. Hindi yan porke na parang nakahawa ka lang ng glue gun, designer ka na. Hindi pwede yun. Kasi karamihan ngayon, mga lumalabas na ibang designer, nagpipiling designer, then, pero by actual, hindi sila makapag-drawing ng actual, hindi sila marunong magtabas. Hindi yun ang tinatawag na designer. Yun. Kasi ang iba kasi ang ano eh, ang marami nagtataka ano daw ba ang designer. Ang pinagkaiba ng designer sa dressmaker, syempre. Kasi pag tinawag kang fashion designer, ang fashion designer is only design. Marunong kang gumuhit,
Pero marunong kang mag-execute ng mga kung ano yung ginuhit mo, i-execute mo sa mga nananahe. At kaya mong ilagay sa manikin na ikaw mismo ang maglalagay ng mga dekorasyon yan. At iba naman din ang designer couture. Ang designer couture, which is yun ang ginagawa mo. Ang designer couture, start from the drawing. Diretso ka na sa magtataban, starting hat, bubuhin mo yung magganda sa magiging decoration. From start to finish, start to finish. Yun ang tinatawag na designer. Fashion designer ko. Oo, yun ang tinatawag doon. Kaya, wala naman masamang maghangad. Oo. Siyempre, lahat naman tayo nangangarap, diba? Oo, at mangarap na ganyan, wala. Ang maganda lang diyan, matuto tayong yung bumaba ba yung kalooban natin or ganyan. Kasi acceptance talaga. Yan ang the best. Yan ang nakakapagpaluwag sa atin at saka nagkakaroon pa tayo ng mas magandang imagination. Lalo pag positive vibes yung laging nasa utak natin, Kaya yun ang ang ina-advise ko sa mga kamukha namin mga nangangarap, di ba? Huwag masyadong mataas. Yes. But continuous learning. Continue to dream. Continue to make that dream come alive. Ayan. Thank you very much, Mama. Maraming salamat. Thank you very much. At sana ay magkasama pa tayo sa mga susunod ko pang vlog. Kaya, kung hindi nyo pa ako nasa-subscribe, guys, please subscribe to my channel, Marian Amor Vlog, and don't forget to hit the notification bell button para updated pa kayo sa mga bago pang i-upload ng mga videos. So, maraming salamat and God bless! Peace.